nako! Salamat naman at naka-alis na ako doon kay na Doña Angelica at Don Pacundo. Ang gagalante nga, pero mamamatay naman ako. Ang sarap pala ng feeling na may normal na amo. At ang swerte ko, mayaman pa. Nako, at saka buti na lang din itong ngipin ko na pagawa ko na. Ang aki pa ba ako dito? Hindi na, diba? Eto, panood-nood lang tayo ng TV. Masaya itong palamas na ito. Ganda-ganda. Yayay! Have you gotten my school uniform from the tailor? I want it ready na for the coming school year. Ano daw? I will repeat what I said. Yayay! Have you gotten my school uniforms on the tailor? Because I really need the school year. Ano daw? Ay nako, Maurice. Alam mo, gutom lang yan. Kasi kinakain mo yan salita mo. Ang mabuti pa, ihanda mo na yung mesa doon para sa tanghalian. Nagpa-practice lang ako. Nautusan tuloy. After mo po dyan sa pinapanood nyo, pwede po ba pakiplansya yung damit ko na isusuot ko sa mall mamaya? Please! Maui, ano bang sinabi ko sa'yo the last time? Diba sabi ko, malaki ka na. Be independent. So ikaw na dapat na mamalansya ng sarili mong damit. Ano po sabi niyo last time, Yayay? Eh di ba po, first day nyo pala ngayon? Basta, makinig ka sa'kin. Dahil para mo na rin akong nanay. Sige na. Sige po, aakyat po muna ako sa taas. Tapos po, let me know po pag ready na yung lunch, okay? O, sige, ipapatawag kita kay Maurice. Okay po. Masaya. Ay, sandali pala. Maui. Ano na naman po yun? Eto mga kurtina at bedsheet, pwede iakyat mo muna doon sa kwarto ng mama mo, ha? Bagong plancha yung mga yan. Sige na. Baka po may iutos pa kayo. Ah, wala na. Huwag ka nalang maingay kasi nanonood ako nito ng television eh. Ayoko nang maingay. Nakakatawa to. Oh. Ay, hindi. Oh, patukan mo. Ay, ah. Nakakatawa to ba? Sir Jigs, pwede wag muna kayong magulo? Parang ang likot-likot nyo eh. Nadidistract tuloy ako sa pinapanood ko eh. Sorry ah. Pwede wag muna kayong magulo? Ang gulo nyo eh. Sandali. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Naistorbo kita dyan, di ba? Oo. Oo, habang kanina ako, aligaga ako sa paghahanap dito ng kung ano. Dapat tinutulungan mo ako. Eh kasi ano bang hinahanap mo, Sir Jigs? Yung susi ng kotse, nawawala. Eh malay ko ba nawawala yung susi? Bakit kasi hindi ka magtanong? Katatanong ko lang, di ba? Nasagot mo na nga na nawawala yung susi ng kotse. Gusto pa ulit-ulit. Eh alam mo, wala ka nga na itutulong. Ipilosopo ka pa eh. Ay, ang judgmental mo naman, Sir Jigs. Sino pala kawala ng susi? Ako. Oh, ikaw. Eh ba't ka nagagalit sa akin? Dapat magalit ka sa'yo. Ah, ewan ko sa'yo. Ang bihira itong tatang. Naku, magpasalamat ka lang, ha? Magsalamat. Naku, wala lang kami makita ang ibang kasambahay kung hindi. Naku. Sir Jigs. Ano? Saan mo ba huling nilagay yung susi ng kotse mo? Sa upuan. Dito? 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 Ayun, yun. Dito? Narinig mo ba? Dito? Yan. Dito. Oo, yan. Dito? Yan. Ayan. O, diba sir, kotse yung tumutunog, diba? Oo nga. Andali, narinig mo? Oh, sandali. Ako. Tingnan mo dyan. Oh, tingnan mo. Eto, ayan yung susi mo. Kambihira. Masyado ka nag-enjoy. Mainit-init pa. Nilimlima mo tong susi ko, ha. Oh, ayan na nga eh. Kasi naman kung saan yung nilaligay yung susi. Oh, sige na. May kukunin lang ako sa kotse, ha? Dito ka. Umayos ka, ha? Hindi umayos. Oh, ayan. Okay na. Maayos na ba ako? Patukan mo ganon. Oh, yan, oh. Sampalin mo naman. Yayay! Nasaan si sir mo? Tapos pati yung mga bata, hindi ko makita dito. Bakit ba, Tam? Nawawala po ba sila? Diyos ko naman tong taong to.
Itatanong ko ba sa'yo kung alam kong nasaan sila? Depende po. Anong depende? Depende po kung hinahanap niyo ba sila. Eh bakit naman ako kailangan hanapin pa? Eh kaya ka nga nandito para sagutin na lang yung tanong ko. Nako, Madam Nepsi. Masama yan, hindi nyo man lang muna chinecheck bago ka nagtatanong. Ang tawag diyang katamaran. Alam mo, Yayay, may hatid ka rin kabusitan sa bahay na to. Huh? Nakakaloka ka. Ako pa talaga yung tamad. Eh, ikaw nga dyan, tingnan mo nga yung sarili mo, nakaupo ka lang dyan. Teka, sobra naman kayo, madam. Bakit hindi ba ako pwede magpahinga dito sa bahay na to? Bakit? Hindi ba magpapahinga yung ginagawa mo? Wala akong masamang ginagawa. Love, love. Kailangan ba sabihin yung love? Love. Love, ito naman, no. Yayay, kanina may hinahanap ako. Na hindi man lang kita maasahan na tumulong sa akin sa paghahanap. Di ba? Hindi ka man lang tumulong. Wala akong masamang ginagawa. Ako din po, Mama. Kanina po nagpapa-plancha ako ng isang blouse kay Yayay. Ako po yung pinag-plancha niya. Tapos po, inutusan niya pa ako iakyat yung curtains at yung bedsheet sa taas. Talaga? Wala akong masamang ginagawa. Mama, oh. Gusto ko rin magsumbong. Inutusan kasi ako ni Yayay na maghanda ng pagkain natin sa mesa. Pangit! Lahat sila, pari-pari yung sagot mo. Bakit sa akin lang yung naiba? Ha? Pangit ba talaga ako? Bakit, hindi ba? May point siya. Oo. Pero teka, sandali, ha? Ano bang ibig sabihin nito? Ha? Nagtatago ka sa katamaran mo, eh. Di naman, ha? Alam mo, Yayay, napakatamad mo. Ang tamad-tamad mo. Kasambahay niyo ako rito. Hindi niyo ako alipin. Ano po ba yung alipin? Nako, eto na yan. What a strong word. Makaalipin ka naman. Masyado ka. Inaano ka ba namin? Makaalipin ka? Kala mo, di ba ano ba dapat mo gawin? Sumunod ka rito sa amin. Bakit? Isang utos na isang utos sa araw na to, wala ka nasunod ah. Bakit? Wala akong utos na hindi sinunod? Oo. Sure kayo dyan? Bakit? Sino ang naglaba at nagplansya ng mga kurtina at bedsheets sa inakyat ni Maui? Ikaw po. Oh. Sino ang nagbukas ng gate para makapasok ng kotse kanina umaga, Sir Jigs? Ikaw. Sino na malengket nagluto para makakain ng tanghalian para may maihaay sa pangit na batang yan? Ah, sobra ka na talaga ha? Ikaw nga! Oh. Sino nag-asikaso ng pamilyang to na nag-uterus ka buong maghapon, Madam Nepsi? Ikaw? Oh, kasalanan ko ba nung nag-uterus ka pero na-achieve mo lang ay yung rest? Alam mo kung kumangit yung baba nito si sandali, CIA na to eh. Sandali, huminahong. Tapil yung dila huminahong eh. Ka ha? May punto naman CIA. Pasensya ka na ha. Alam mo, nakalimutan namin na tutulungan mo kami dito, aalagaan yung buhay namin, yeah, pamilya, at para hindi naman ikaw yung gumagawa ng lahat, at sobra ka naman, makaalipin ka naman. Okay lang, sir. Kung tutusin nga, kulang nga yung sweldo niyo sa akin na 30,000 kada buwan. Pero, pinagtsatsagaan ko na lang din. Ano, Yayay? Nakakaloka ka naman. Yung 30 mil, kulang pa sa'yo. Hello! Yung dati kong ang amo, may pang shopping pa, tapos may life insurance, may scholarship pa yung mga anak ko. Grabe talaga makakademand, Yayay. Alam mo, akala mo yata, wala kaming mahahanap na kapalit mo. Pwes, you're fired! Tingnan lang ha! Nasa kontrata natin na 5 years ako dito, at pag sinisanti niyo ako without due cause, babayaran niyo ako ng buong 5 taong sweldo ko plus daños perjuicios. Ikaw pa talaga yung perjuicio, ha? It's up to you, sir. Pinapaalala ko lang, pwede ako magsumbong sa dole. Yayay? Siya. Sige, hindi ka na fired. Trabaho ka ng makalit. Yayay, ayusin natin to, ha? 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 Ayusin natin. Baka naman pwedeng gawa natin ng paraan, ha? Actually, napapa
pagod talaga ako sa mga gawaing bahay. Nagugutom na rin ako. Tinatamad akong pumunta sa dining room. Parang gusto kong dito na lang kumain habang nanonood ng Sunday Pinasaya. Ika na lang ako. Okay, Yayay. Maubo ka muna dyan, ha? Okay. Maui, Maurice, kunin nyo ang pagkain ni Yayay. Ngayon na. Come on, baby. Ayan. Masaya talaga tayo. Ayan. Matuto kayo makisama. Pakibaba na lang doon. Pigil na doon. Talagang ako'y gigil na gigil. Natitirisin ko yung baba nito ni Yayay. Nako, mahirap yung sinasabi ng pigilan kita kasi mabigat ka. Ganun ba? Sige, ikaw na lang ang pipigilan ko. Sige. Pigilan mo. Masasaktan na. Love? Huwag naman ganyan pagpigil naman. Biraan man. Pwede mo lang pigilan ng di mo inaakap. Pigilan mo ko. Pigilan mo. Love, huminahon ka. Wala ba kayo talagang makukuha?